Pinuna naman ni Senador Panfilo Lacson ang nagsulputang negosyo ng ilang Chinese sa bansa o kaya'y target ang mga customer na Chinese. Pero gate naman po ng DTI, basta pasok naman daw sa 60-40 ownership na nakasaad sa batas, pwedeng magnegosyo ang isang foreigner. Balitang hatid ni Leigh Alves. Sa ilang bahagi ng Makati, nag-uusbungan ang mga Chinese restaurant, convenience store at iba pang commercial establishments na ang target market ay mga Chinese. Gaya ng restaurant na ito na pagmamay-ari ng isang Chinese. Karamihan ay mga Chino ang kanilang customer pero syempre bukas daw sila sa lahat dahil di naman daw maganda sa negosyo kung mamimili sila ng mga customer. Open kami sa lahat ng foreigners, also sa mga Korean, Japanese, Chinese, Filipino. Pinupo na ngayon ni Senador Ping Lacson ang pagdami ng maliliit na negosyong pagmamay-ari ng mga Chinese. Bagay na dapat daw siyasatin ng DTI at ng local government units dahil sila ang nagbibigay ng mga rehistro at business permit para makapag-operate ang mga ito. Kung billion ang pinapasok na investment, sa akin, walang dahilan para hindi natin i-welcome yun. Dahil yun ang mag-aangat din sa atin ng sa ating ekonomiya. Ang nakakatakot pagka yung sari-sari store, restaurant, o yung mga merchandising, yung mga merchandise, yung kayang-kaya naman na puhunanan ng ating mga kababayan, aagawin pa sa atin ng mga Chinese na investors yung maliliit. Huwag naman sana. We will address that concern to the Secretary of the Department of Trade. Sabi naman ng DTI, sa construction industry, binibigyang prioridad nila ang mga Pilipino. It's up to the local government units rin kung bibigyan nila ng business permit. Kailangan yung nationality requirement under the constitution, ma-comply nila. Yung 60-40 requirement under the constitution. Hanggang hindi yun na-regulate prohibiting the businesses by foreign companies, hindi rin natin siya mapipigilan. Ipinaalala rin ng DTI na ang mga banyagang nagtatrabaho sa bansa ay dapat na may kaukulang work permit mula sa Bureau of Immigration. Sinubukan namin kunin ang panig ng Business Permits and Licensing Office ng Makati kung saan matatagpuan ang mga Chinese establishments pero walang available para aming makapanayam. Leigh Alves, GMA News.